Magandang magandang umaga mga kapatid, my brothers and sisters in Christ. Welcome once again to our daily morning devotion. I hope and pray na lahat po tayo ay handa na para mag-aral ng salita ng Panginoon. And as we continue to open our hearts, our mind, let us pray para hingin po natin ang gabay at tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay. Father God in heaven, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo at tapat mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon, dalangin ko, patuloy mo na buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, para sa gayon maintindihan, maunawaan po namin ang iyong banal na salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng direksyon, at kapayapaan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami dahil wala po kaming magagawa, Ama, kung wala ka sa aming buhay. Kaya nananahan po lagi kami sa iyong banal na presensya at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Tinataas po namin ang aking mga kapatid na nakikinig sa devotion na to. Patuloy mo sila pagpalain lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay at patuloy na magtiwala at manampalataya po kami anuman po yung mga hinaharap po namin na sitwasyon o problema sa aming buhay, pamilya. At ganun din po, Ama, dalangin ko na tulungan mo kami na patuloy kami na kumapit sa lahat ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. Dahil minsan hindi mo kami iniwanan, ni minsan hindi mo kami pinabayaan. Kaya, Ama, pinagkatiwala po namin ang devotion na to. Tulungan mo kami, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa aming buhay at buong puso namin na binibigay mo sa iyo ng mataas na magpuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga kapatid, ang ating scripture reading for today will be found in Psalms 28 verses 1 to 7. I pray to you, Lord, my rock, do not turn a deaf ear to me, for if you are silent, I might as well give up and die. Listen to my prayer for mercy as I cry out to you for help. As I lift my hands toward your holy sanctuary, do not drag me away with the wicked, with those who do evil. Those who speak friendly words to their neighbors while planning evil in their hearts. Give them the punishment they so richly deserve. Measure it out in proportion to their wickedness. Pay them back for all their evil deeds. Give them a taste of what they have done to others. Bear nothing for what the Lord has done, or for what his hands have made. So he will tear them down, and they will never be rebuilt. Praise the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and shield. I trust him with all my heart. He helps me, and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Basahin naman natin sa Tagalog version. Ito ang sinabi ng Panginoon. O Panginoon ko at tagapagtanggol, pagtawag ko'y dinggin. Dinggin mo, O Yahweh, ang aking pagdaing, ako ay sagutin. Masasama ako sa mga yumao kung di mo pansinin. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Sa mga masama na iyong inusig, huwag akong ibilang. Sila ang gawain, pagkat masamay pawang kalikuan. Mga taong ito kapag nangungusap, kunwari kaibigan. Ngunit pagkamuhi sa loob ng puso ang nag-uumapaw. Pagkat ang kanilang ginawa'y masama, parusahan sila sa maling gawain kanilang ginawa. Sa lahat ng ito, sila ay hatulan ng parusang tugma. Lahat ng ginawa ng Diyos na si Yahweh, hindi nila pansin.
ang mga ginawang pawang mabubuti ayaw intindihin. Yamang ang damdamin nila ay ganito, yaong sasapitin, nila'y walang hanggang mga pagdurusa, sila'y wawasakin. Purihin si Yahweh at karapat dapat siyang papurihan. Ako ay dininig sa panawagan ko na ako ay tulungan. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala sa Kanyang lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ito ang salita ng ating Panginoon. So, ang title ng ating devotion na ito ay pinamagatang Fervent Prayer to God. So, how can we pour out our hearts to God? Kagaya yung binasa nating scripture reading kanina, ay tungkol po ito sa panalangin ni Haring David. Minsan sa buhay natin, akala natin, the more na we have this intimate relationship with our God, ito yung tinuturing na it's our open communication to God through our prayers. Kaya dito, makita natin yung life ni King David. We can picture ourselves during his predicament. Before he was appointed as a king, at the age of 16, he was being anointed as a king by the Lord through Prophet Samuel. During his waiting time to be installed as a king at the age of 30, his journey was full of challenges, yet God was with him throughout his journey. Sinamahan siya ng ating Panginoon. At talagang nakita po naman natin na while he was a mere shepherd, he defeated Goliath by the help and guidance of our Lord. Kaya dito natin makikita na minsan napakasakit sa realidad kapag walang tiwalang ating kasamahan natin o mga mahal natin sa buhay. Kagaya ni David, minaliit siya nung time na yon na minaliit ng kanyang mga kapatid, and at the same time yung mga sundalo na nandun talaga na sa harap ni Goliath. Pero David was so brave and courageous talaga na he defeated Goliath by the grace and guidance and help of our loving God. Kaya minsan sa buhay natin, marami tayong mga problems, marami tayong mga Goliath sa ating buhay na akala natin hindi natin kayang mapagtagumpayan. But then, if we really have that intimate relationship with our Lord Jesus Christ at patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa Kanya, anumang gulayat ng buhay natin, anuman mga problema na hinaharap po natin, walang malaki sa harap ng Panginoon. Because He is a miracle working God, and at the same time, tinitignan niya talaga yung motibo ng ating puso, and He knows the best for us. So, ang unang ano natin, ang ginawa ni David is, he has the prayer of intimacy with the Lord. So, sa verse 1, sinabi dito, I pray to you, Lord, my rock. Do not turn a deaf ear to me. For if you are silent, I might as well give up and die. So, tignan po natin, napaka-intimate, personal. Nandun yung personal relationship niya sa Lord na patuloy niya talaga pinupour out ang kanyang heart sa ating Panginoon. So, tignan po natin na hindi talaga siya pinabayaan ng Panginoon nung time talaga siya na he was been facing Goliath in his life. And at the same time, hindi lang si Goliath yung kaharap niya noon na mga challenges niya, yung mga rejections, yung mga ina-underestimate siya, yung walang tiwala sa kanya. So, dito natin makikita, sometimes in our real life, maraming minsan, minamaliit tayo, wala silang tiwala sa atin. Pero, as long as we don't retaliate, as long as we don't have that vengeance in our hearts, or hindi tayo gumaganti sa mga masasamang mga banta nila sa atin,
We know and for sure that God is always with us. If God is with us, who can be against us? Di po ba? So, secondly, David has prayed for God's mercy. So, how could we pour out our hearts to God? Una, we have a prayer of intimacy with the Lord. Second, we have that prayer for God's mercy. So, basahin po natin sa verse 2, sabi dito, listen to my prayer for mercy as I cry out to you for help, as I lift my hands toward your holy sanctuary. So, dito, ina-acknowledge natin na we cannot do anything apart from God. So, nandito pa rin yung ano natin na God is merciful, God is powerful, kaya nagtitiwala tayo sa Kanya at naniniwala tayo sa Kanyang kakayahan at sa Kanyang kapangyarihan. Kaya we always pour out our hearts to Him na as we ask for mercy, as we ask for help in times of trials, in times of troubles, He's always there for us to answer our prayers, to be with us, to help us to overcome all these problems, all these trials and challenges in our lives. Kagaya ni David, di po ba? Talagang pinour out niya talaga yung kanyang puso. So, nung time na yon, when he was been with King Saul, nung time na yun, kung natatandaan natin yung story niya talaga, na there was a time talaga na gusto patayin ni Haring Saul si David dahil sa laking selos niya sa kanya, dahil marami siyang napagtagumpayan ng mga wars, yung mga digmaan, siya ay nangunguna, siya talaga ay nagtatagumpay. So, nandun yung ingit sa puso ni Haring Saul. So, to the point na gusto niyang patayin si David. But then, through the help and guidance of our Lord sa kanyang buhay, napagtagumpayan niya yon. There was a time pa rin na nandun na yung pagkakataon na he's there to retaliate yung ginawa ni Haring Saul sa kanya. Pero sabi niya, touch not the anointed one. So, pinaubahin niya lahat yon sa Panginoon. He never retaliated, kahit may pagkakataon talaga siya na maghiganti, pero hindi niya ginawa. Kaya dito natin makikita yung characteristic ni Haring David, na nandun yung humbleness sa puso niya, na pinagkatiwala niya lahat sa Panginoon. Hindi niya pinangungunahan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya minsan sa buhay natin, when times na nag-excel na tayo sa ating buhay, umaasenso na ang ating buhay, minsan naranasan nyo na ba yun, yung marami kayong mga opponents, marami kayong mga negative feedbacks na galing sa mga ibang tao, lalong-lalo na yung mga mahal mo sa buhay na talagang nandun yung inggit, nandun, ayaw nila na umasenso ka, ayaw nila na mag-progress yung buhay mo. Kaya minsan, gumagawa sila ng way para sirain ka. But then, if we really have that heart like David, na he pour out to God to ask His mercy, His help, na mapagtagumpayan natin, ma-overcome po natin ito, na hindi tayo nagkakaroon ng hatred sa ating puso, hindi tayo nagkakaroon ng bitterness, hindi tayo nagkakaroon ng spirit of retaliation, si God pa rin, nandyan pa rin para tulungan tayo, para ma-overcome natin. Kaya diba sinabi ni David doon sa mga susunod na prayers niya, diba sabi niya dito sa verse 3, sabi niya, do not drag me away with the wicked, with those who do evil, those who speak friendly words to their neighbors while planning evil in their hearts. Ito yung mga mapagkunwari na mga tao. Akala mo very friendly sila sa harapan mo, pero deep inside pala sa puso nila, may mga masamang hangarin para sa'yo. Kaya, alam po natin sa realidad, nangyayari ito mga kapatid. But then, ang sabi ng Panginoon na we should not retaliate, we should not, kumbaga, higanti, huwag tayong maghiganti, dahil the Lord will be our vindicator. He is our defender. Kaya siya yung lalaban para sa atin. Kaya kagaya ni David, napagtagumpayan niya po lahat yun. So third, anong ginawa ni David
when the time na nag-pour out siya ng kanyang mga hinaing sa ating Panginoon, at doon humingi siya ng tulong sa Panginoon, yung habag at awa ng Panginoon. Third, he has the prayer of praise and thanksgiving. So, tignan po natin sa verse 6 and 7. Sabi dito, "Praise the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and shield. I trust him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving." So, dito nakita natin, natanggap ni David ang sagot ng kanyang panalangin. God had answered his prayer. God has helped him. God was being merciful to him. God has helped him to overcome all these challenges, these trials, the problems in his life. Kaya nag-uumapaw yung kagalakan sa kanyang puso na papurihan, bigyan ng pasasalamat ng ating Panginoon. Kaya he also poured out his heart to give that thanksgiving to the Almighty God. Talagang nag-uumapaw yung puso niya ng kagalakan. At sana ganun din po tayo. Hindi pa natin nare-receive yung katugunan ng ating prayers. Alam natin, naniniwala tayo na God has answered our prayers. God had already prepared that answer it to our prayers. Kasi alam ng Panginoon, He knows the best for us. Nandun yung faith po natin, yung pananampalataya natin na ang Panginoon ay gagawin at gagawin niya lahat ng kanyang pangako sa ating buhay. Kaya mga kapatid, patuloy tayo na manahan, magtiwala, dahil kagaya ni Haring David, he is also been pouring out his heart to God. Diba, sabi nga sa banal na kasulatan, he was the man after God's own heart, na naging transparent siya sa Panginoon, lalo na sa kanyang paghingi ng tulong sa kanya. So dito natin makikita na ang ating Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Sa mga kapatid, huwag tayong mag-give up. Kung ano man po yung mga panalangin natin, ano man yung mga desire ng ating puso na align doon sa mga kalooban ng Panginoon at plano niya sa ating mga buhay. Patuloy lang po tayo manampalataya at manalig, at patuloy tayo magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon, humingi ng habag at awa sa Kanya, and at the same time, let our hearts be full of thanksgiving, of praises sa lahat ng ginawa ng Panginoon at gagawin pa niya sa ating mga buhay. So, kagaya ni David, how could we reflect from God who answered our prayers and experience personally His goodness and faithfulness upon our lives? We are driven with a purpose to pray also for others, especially God's people. So, dito makita rin natin sa verse 8 and 9, talagang hindi rin tumigil doon sa pasasalamat ni David, kundi nagkaroon siya ng heart desire na ipanalangin din yung mga ibang tao na ma-save po sila, makilala nila ng Panginoon, and at the same time, makilala nila ang Panginoon as their good shepherd. Sabi dito sa verse 8, "The Lord gives His people strength. He is a safe fortress for His anointed king. Save your people. Bless Israel, your special possession. Lead them like a shepherd and carry them in your arms forever." Dito makita natin that Jesus Christ is our good shepherd. He is the anointed one. He is our Messiah. So let us draw closer to Him every day as we put our total trust and confidence to Him alone in every areas and aspect of our lives. Let us emulate David's habit of prayer. Sabi nga sa Psalms chapter 5 verse 1-3, sinabi doon, "O Lord, hear me as I pray. Pay attention to my groaning. Listen to my cry for help, my King and my God, for I pray to no one but you. Listen to my voice in the morning. Listen, Lord, each morning I bring my request to you and wait expectantly." So, patuloy tayo magkaroon ng
fervent prayer to God. Let's pour out our hearts to God because lahat ng pangako ng Panginoon sa ating buhay ay gagawin niya. As long as yung motive ng ating puso, the attitude of our hearts are aligned doon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. He will also answer our prayers. He will also there to help us. His love, His mercy, His grace abounds every day of our lives as we continue to trust and put our total confidence to our Lord Jesus Christ. So let us pray, mga kapatid. Heavenly Father, as we worship and glorify your most precious name, be exalted and magnified forever. We thank you so much for your gracious love, your mercy, your faithfulness that sustain us every day. Truly indeed that you are an awesome God worthy of praise and honor. You are our good shepherd who care for us and carry us through our times of trials and distress. Our hearts are full of joy, of thanksgiving for all you've done and you are still continuing to do in our lives. Today, Father, as we lift up unto you all our families, represented by my brothers and sisters, please restore us spiritually as we totally put our trust and confidence to you alone. Our Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. We lift up unto you all the parents who are trying their best to discipline their children. Bless them, Lord, with divine knowledge and wisdom, how to train their children to grow up in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Give them the strength to overcome all the fears and anxieties of parenting and serving their families. Please provide all their needs as you sustain them by your grace and glorious riches. As we claim by faith your promise in Philippians 4:19, our God will supply all our needs according to his glorious riches in Christ Jesus. We thank you, Father, for your abounding love that strengthens every relationship, especially our marriage lives. Please be the center of every family. May we find courage and strength to overcome all the schemes of the enemy that wants to destroy us. As we claim by faith your promise in John 10:10, the enemy only comes to steal, kill, and destroy. But Jesus Christ have come that we may have life and have it to the full. Thank you, Father, for your faithfulness that you are a God of restoration and reconciliation. We also lift up unto you all the children who are studying. We pray for your divine protection from any attacks of the enemy. May you empower them with spiritual knowledge and wisdom as they put their total trust in you. Please help them to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ as you guide them every step of their journey in life. We also lift up unto you all the teachers and working parents. May they find strength in you as they educate, train, and discipline students and children under their spiritual care. Let your will be done for every family as you empower us with your Holy Spirit to live according to divine purpose and plan that will bring honor and glory to your holy name. We also lift up unto you all the OFW parents, family members who are especially working abroad. We pray for your divine protection and comfort. I pray also that they may continue to be the person that you want them to become according to your will and plans in their lives. Continue to guard our hearts, Father, as we put our total trust and confidence to you alone, as we focus unto Jesus Christ, the author and finisher of our faith. We thank you so much for your divine provisions and protection in our lives. We thank you, Father, dahil niminsan hindi mo kami iniwanan, niminsan hindi mo kami pinabayaan. Patuloy, Ama, nabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, para lalo kami, Panginoon, na kumapit at lumapit sa iyo araw-araw sa aming buhay. Tulungan mo kami, Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu
Dahil wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Pinagkatiwala po namin lahat ng aming pamilya, lalo na yung mga may sakit. Tulungan mo sila, Panginoon. Dalawin mo ang kanilang mga buhay at magkaroon sila, Panginoon, ng pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya na ikaw lamang ang tanging nagpapagaling sa lahat ng mga sakit sa aming mga buhay. Ngayon, Ama, dalangin ko dahil alam po namin, Ama, na lahat po kami ay dumadaan sa mga trials, sa mga pagsubok sa buhay. Patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Patatagin mo kami, Panginoon, para lalo kami, Panginoon, magkaroon ng mas malalim pa na relasyon sa iyo. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. At buong puso namin na binibigay muli sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. I hope and pray na mayroon tayong natutunan sa salita ng Panginoon. Hope and pray na na-encourage po tayo, na-inspire po tayo sa kanyang mga salita. At hayaan natin na ang banal na salita ng Panginoon ay mangusap sa ating mga buhay. Maraming salamat po. And God bless. Have a good day. We love you with the love of the Lord. Bye! Thank you.